syempre, ako yung sumasama sa inyo lagi kapag ka meron kayong gustong biling sasakyan, gusto nyong bumili na second hand car, ako yung nag-check. Pero dahil ngayon, ako na yung magbebenta, ito yung sasabihin ko sa inyo, pwede kayong magdala ng kahit na sinong mekaniko na gusto ninyo. Only test drive, only scan, only check. Kung gusto nyo sa kasa, dadalhin natin, walang problema. Hi guys, so naaalala ninyo yung Mitsubishi Expander na pinakita ko sa inyo na nakaraan yung chinek ko. Tapos sabi ko, magbabuy and sell na ako. Eto mga bossing, after ilang days, tinest drive ko na ng tinest drive yan, chinek ko na rin, and okay na siya, ready na siya for selling. So ngayon papakita ko sa inyo kung magkano natin binebenta to. Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga issues nung sasakyan. Unahin ko na yung issues, baka sabihin kasi ng iba, hindi ako honest, wala akong issue doon sa sasakyan. Eto, unahin na natin. Cosmetics, meron siya mga hairline scratches kagaya niyan. Itong mga to, nakukuha pa to sa buffing. Ito, makukuha pa to sa buffing. Meron tatlong hairline scratches dito. Tapos, dito sa kabila, isang side lang kasi eh. Ah, ito pa pala. Ito, meron pa rito. Parang nag-dimple lang arin eh. Pero hindi nyo masyadong kita, di ba? Tapos, dito sa kabila, meron din. Ito. Actually, parehong rear passenger door. Ito naman sa kabila. Ito naman hindi na makukuha sa ano to, sa buffing. Paint chips na kasi to. So ito, ang solution dito is repaint na. Pero ito lang guys ha. This is original paint pa kasi. Kung papa-repaint nyo, sayang yung pagka-original paint niya kung yan lang naman yung issue, di ba? Tapos meron pa pala rito mga hairline scratch. Ayan. Hairline scratch. Regarding naman sa gulong mga bossing, apat na gulong. Siyempre ito, pati doon, sabay-sabay pinalitan. So, brand new lahat siya, makikita ninyo, almost 95% or 100% pa yung tread life ng ating gulong. Tapos, yung mags, makikinis, although meron siyang maliit na gutter mark dito. Itong nasa left side, may maliit na gutter mark. Sa right side, meron din. Ito, maliit din. Yan lang. Yan lang yung kanyang issue. Ngayon, sa mga naka-expander, alam niyo na maraming features si expander na hindi gumagana like yung auto lock, yung reverse beeping sound, yung horn chip, na pag dinoble lock nyo, magbubusina. Na-enable ko na yun. Gumawa na rin ako ng video na in-enable ko na rito sa expander. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung loob kung gaano ka-presentable at kaganda yung kanyang interior. Masailan sa sasakyan yung may-ari, maayos at saka maingat. Kaya makikita ninyo halos mukhang bago pa talaga yung interior niya. Tapos, mapapansin nyo siguro yung infotainment, paano nakakapag-play ng video. Actually, naka-upgrade na yung kanyang infotainment sa Android. Naglagay lang ng USB dito at nakakapanood na ng movies. Tapos, meron ding TV Plus yan kung gusto nyong manood ng TV. Pero, syempre, pag driver kayo, huwag nyong gagawin yun, di ba? Tapos, eto yung interior niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ultimo yung ceiling natin, walang mga marks ng hawak ng kamay dyan kasi maselan nga po yung first owner. Okay? Yung mating natin, tignan nyo naman, napakalinis. May ginamit pa silang aftermarket na mating dyan. Okay? Yan. Ito. So, itong model nga pala ng expander natin guys is 2019 GLS Sport. Pag sinabing sport guys, syempre meron ng kits, body kits dito sa bumper, sa side skirt, tapos keyless entry and push start na rin siya. Kaya tingnan nyo, meron button dito para sa keyless entry. Tapos dito, push button. Push start. Ayan. Okay. So, GLS Sport 2019 model. GLS Sport po ito. Siya nga pala itong sasakyan na to is kasa maintained. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung makina. Tingnan nyo kung gaano kalinis yung makina niya. Ayan o. Oh. Akala mo brand new pa yung makina kasi nga ang linis ng engine bay, ultimo dito sa gilid, halos wala masyadong dumi. Okay, so maingat na maingat po sa sasakyan yung dating may-ari nito. Kaya rin ano eh, nagustuhan to eh. Actually, nung unang beses ko itong nakita, sabi ko nga, babayaran ko na kaagad. Kaso wala daw sasakyan si bossing, pauwi ng bahay, kaya binalikan ko pa ng susunod na araw. Tapos dito sa loob, mileage. Mahalaga sa inyo yung mileage, diba? Kasa maintain to, gaya ng sabi ko kanina, eto, pakita ko na lang sa inyo yung mileage. 51,000. 51,000 kilometers.
Ayan, 51,262. Siyempre, ako yung sumasama sa inyo lagi kapag ka meron kayong gustong biling sasakyan, gusto nyong bumili na second hand car, ako yung nag-check. Pero dahil ngayon, ako na yung magbebenta, ito yung sasabihin ko sa inyo. Pwede kayong magdala ng kahit na sinong mekaniko na gusto ninyo. Only test drive, only scan, only check. Kung gusto nyo sa kasa, dadalhin natin, walang problema. Okay, walang kaso sa akin kahit sino pa ang mag-check nyan. Okay, kasi ganun ako katiwala sa unit. And also, wala akong tinatagong sikreto sa inyo. Kung ano yung makikita ng mekanik ninyo na issues, edi sige, pag-usapan natin kung may makikita siyang issues, di ba? Pero ngayon pa lang kasi, ang alam ko lang talaga na known issues nito is yung mga cosmetics, scratches, and minor dents, okay? Ayan, so, ayan, may matting na rin. Tapos, syempre, 7-seaters ang expander. Makikita ninyo kahit yung upuan niya, no? Halos dito sa third row, hindi pa nauupuan na ata ito. Diba? Talagang intact pa yung upuan, tapos wala pang kahit konting UP yung mga upuan niya, so hindi masyado nagagamit. Kompleto na rin tayo sa syempre, yung kanyang mga tools dito. Usually sa mga sasakyan mas dumudumi rito, pero tignan nyo kahit dito napakalinis, oh. Ang linis. Ganyan kaingat yung dating owner niyan. Kaya nga ano to eh. Itatawag nila doon, class A, parang ganun. Class AAA. 'Yun. Tapos, syempre, tatanungin ako ng mga viewers ko, magkano ko binibenta itong Mitsubishi Expander na to 2019. Sa mga magtatanong at mga interested, guys, ang presyo natin is 768,000, negotiable upon viewing po.